What's up, guys? So today we're going to talk about liquidities. Okay? So yeah, before tayo magpunta sa execution when it comes to trading or kung paano siya itinitrade, you need to understand kung ano ba ang liquidity. Paano ba nag-work ang liquidity? Okay? So you need to you need to know first the reason behind on how liquidity works, okay? So since tinuro naman siya ni ICT, so now tatagalogin ko na lang siya para sa inyo. Okay? So liquidity. Okay? So liquidity. So now lahat ng market ay may liquidity, or lahat ay nagpo-form ng liquidity, parang ikaw din. Majority of you guys, alam nyo, kapag nagpo-position kayo using futures account or futures contract, alam ninyo na may liquidity price po iyon. Okay? Liquidity price. It means, dun ka, pag pumunta yung price sa certain level, dun sa tinaya mo, it depends on your leverage. Of course, the higher the leverage, the higher the risk, and you know, the closer the liquidity it gets, okay? So, ganun siya. So, now, the more na lower yung liquidity mo, yung leveraging mo, the more na malayo yung liquidity mo. Okay? So, now, liquidity forms in every trend. Yun yung term. Liquidity forms in every trend, no matter what, like sideways trend, upside trend, downside trend, lahat yan may liquidity. Okay? So, let's say, for example, let's say, for example, nag-long position ka. Tama? And your target will be around in this area. Okay? Yan. Now, so, kung magpo-position ka, okay? So, let's say, for example, nag-position ka somewhere around in these zones. Tutuldukan natin siya. There you go. Diyan ka nag-long position. Ano sa tingin mo? Nasaan ang stop loss mo? So, syempre, matalino tayong lahat. Inilalagay natin yung stop loss natin. It depends. Like, possible, ganyan. Or ganito, or yung minsan naman, iba is 1 to 2, okay, risk-reward ratio, or somewhere around in these zones, tama? So, ano ba, and then the target will be the higher, tama? Long kasi yan. So, now, once you placed a position somewhere around in these zones, ano mauuna, liquidity o stop loss? Kaya, malamang, stop loss, tama? So now, if hindi mo iingatan, so let's say for example, ito liquidity mo, ito liquidity price, it means pag nag-long ka dito, ang liquidity price mo is nandito. So it means, kapag ang price ay pumunta dyan, maliliquidate yung pera mo. So let's say for example, you bet $100 here, and now, hindi ka naglagay ng stop loss. Pag tinamaan yan dyan, simot ang $100 mo. Okay? Force closed yon. Okay? Liquidity yon. Liquidation price ang tawag doon. Tama? Kaya di ba may mga nagtetext sa inyo sa Binance or BingX na magtetext sa inyo na liquidation price, force liquidation, mga ganun. So, yun yon. So, syempre, lahat tayo matalino. Alam nga na dito natin ilagay stop loss natin, mauuna yung liquidity. Hindi ganun. Syempre, above the liquidation price. So, it's either here. Okay? So, if the price goes out, stop loss ka muna bago bumagsak ang presyo. So, in that case, you are protecting your position. Tama? You're protecting your position. So, dyan nag-work ang liquidity. Ganyan ang liquidity. So, syempre, same exacting. Kapag mag-short ka, vice versa. Shorting right around here. Stop loss here. Take profit will be here. Okay? So, same exacting liquidation mo nandito, stop loss mo syempre near or bago matamaan to or dapat hindi matamaan to. Ganun yung idea for that one. Okay? There you go. And then here. So, now, naiintindihan nyo na yung liquidation. Tama? Liquidation price. So, now, ano naman yung term na liquidity? Diba? Ano naman yan? Ano yan? Pinanganak lang yan dyan? Diba? Sumulpot lang yan dyan. No. So, in a higher hindsight, pag nakita nyo, parang ganito yan. Okay? So, parang ganyan yan. Naiintindihan? So, tignan nyo, you did place a long position here.
There you go. Shorting somewhere around here. Take profit will be below here. Okay? So now, take a look at this one. Let's delete that one. There you go. Delete, 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 and then delete. Now, sa tingin mo ba, possible may mga long position somewhere around in this one? This is theoretically speaking. Again, don't take my word out of context. This is theoretically speaking only. It means, try lang natin. So, let's say for example, we do have a long position setup right around here. Saan yung stop loss mo? Okay? Saan mo lalagay yung stop loss mo? Definitely in these zones. Tama? Sa ganyang zone. Lipat natin siya dito para hindi tayo maguluhan. There you go. Ayan. Somewhere in that zone. Okay? There you go. Now, ano yung nagre-rest sa baba? Siyempre, may mga naglulong somewhere around in these zones. May naglulong dito, may naglulong dito. Tama? Now, saan ang mga stop loss niyang mga yan? Of course, nandito yan. Tama? Nandito yan. Even though hindi mo kailangan malaman kung sino-sino sila. Okay? Hindi mo kailangan malaman kung sino-sino yung nag-position. Excuse me. It's just a common sense. Now, kung ang stop loss nila ay nandiyan, nasa na liquidation nila? Okay? Nasaan ang liquidation nila sa tingin mo? For sure, the liquidation will be lower than your, lower than their stop loss. Yun yun. So now, kung ikaw naman, tatry mo mag-short somewhere around in this zone. Yan ha, sinort mo yan. Papunta dito. Nasaan ang liquidation nila? Somewhere above here. Stop loss nila? Here. Ano nagre-rest dito? Liquidity. This is liquidity. Yung taas niyan ay liquidity, yung mga baba na ito ay liquidity. Naiintindihan? Ganun yan. And now, ano mangyayari sa price? There you go. Tumaas ang presyo right around here. And now, bumagsak ang presyo right around here. Ano kinuha? Walang patawad. Yung mga naglong dito na hindi pa tinake profit dito, anong mangyayari sa position nila? Hindi lang stop loss. Kung wala silang stop loss, anong mangyayari sa position nila? You guess what? Liquidated. Term liquidity. Liquidated. Naintindihan? Yan ang liquidity. Yan ang tinatawag nating liquidity. Okay? So now, let's go to the bigger picture para mas maintindihan nyo na mabuti. Okay? So now, let's try a random place. Okay? Let's just a random place. Right in these zones. Okay? Right in that zone. So we're not going to use a replay button here. So now, let's take a look. What do you see below here? May mga naglulong. Tama? Long on this fair value gap. Possible ha? Hindi ko sinasabing kayo maglong. Sinasabi ko lang, what if may mga naglong dito? Yan, there you go. May naglong somewhere pa siguro dyan. Siguro ha. I'm not saying totoo. Titingnan nyo mabuti muna ha. The reaction of the market when it comes to that zone. There you go. Up, 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 up. And now, iisipin ng mga yan, tipin nila somewhere around in these zones. Yan. And now, ano gagawin nila? There you go. Long ulit. Long ulit. Okay? So now, let's extend this one out. There you go. Ayan. So, matatalino yung mga yan. Tama? So, ilalagay nila. Stop loss nila dyan. Stop loss nila dito. Adjust sila ng stop loss dito. Tama? Ganyan yan eh. Now, ano yung nagre-rest sa ilalim yan? Liquidity. Naiintindihan? Hindi ibig sabihin, sinabi ko na liquidity to is dyan hihinto yung price. No. Siyempre, may mga naglong din dito. Okay? Isipin nyo na lang, may mga naglong din dyan. Ang stop loss niyang mga yan, nandito. So, siyempre, hindi niyan ilalagay yung, hindi nila tatalunin yung stop loss, kundi ililiquidate ng market yung mga positions ng mga yan, which is below pa niyan. Isasagad nila sa ilalim. Pero I want you to take note that low first. Now, as the price go higher and higher,
failed to get that higher na target nila, ano nangyari sa position nila? Fuck. Ano sa tingin nyo? Sa tingin nyo ba, pag may nag-long somewhere around here, hanggang ngayon, save pa rin yung position niya? Definitely no. Tignan nyo mabuti. Sa tingin nyo, ha? Ayan. Sa tingin nyo, kung may nag-long dito, save pa rin ang position niya? No. And there's no way for you na ma-escape itong progress na to or setup na to. Tignan mo, kahit saan mo ilagay ang stop loss mo dyan, tatamaan, ilalagay mo stop loss mo dito. Ay, hindi, matalino ako, dito ko lalagay stop loss ko. Pak, sa pool. Ay, hindi, dito ko lalagay yung stop loss ko. Pak, sa pool. Naintindihan? That's how liquidity works. Walang patawad ang liquidity. So, sabi ko nga, yung mga taong walang alam sa trading or alam walang yung mga taong walang alam or idea regarding to anong ginagawa nila sa market, they become our liquidity. Wala lang, kinakain lang natin yung pera nila. Okay? Pag marunong ka na, wala na, pagkain na lang natin sila. So, ibig sabihin, parang kinakain na lang natin yung mga tinataya nilang pera kasi hindi nila alam kung saan pupunta ang market. And guess what, pak? Ang sarap targetin ng mga liquidation price nila na gawin nating take profit naman para sa atin. Naintindihan? Ganyan nag-work ang liquidity. Okay? So, in the next one, I will teach you kung marami tayong topics when it comes to liquidity. So, ito lang yung first liquidity session natin when it comes to this one para hindi kayo mahirapan. Gusto ko lang i-keep that in mind niyo na this is how liquidity works. Okay? Marami pa kayo papakita sa inyo. Okay? Marami pa tayong magiging sample sa next video. So, this one, 11 to 13 minute video. So, I hope mas naintindihan niyo kung paano gumagana ang liquidity. Okay? So, ito lang muna sa ngayon. Okay? The liquidity. And now, the next one. Thank you so much for watching. Bye-bye. See you in the next one. Peace.